Inaprubahan ng National Economic Development Authority ang paglulunsad ng Fisheries and Coastal Resiliency Project na magsusulong ng mga pagbabago sa sektor ng pangingisda. May ulat si Kenneth Pasyente. Naging produktibo ang kauna-unahang pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa National Economic and Development Authority o NEDA. Dito kasi nangyari ang pag-aproba ng NEDA sa 11.2 billion pesos na halaga ng Philippine Fisheries and Coastal Resiliency Project o FishCorp. Layo nitong tugunan ang iba't ibang problema sa sektor ng pangingisda, gayon din ang pagtugon sa kahirapan at pagtiyak sa food security sa bansa. Giit ng Pangulo, nadarating ang panahon na mas lalago ang saltwater fish cultivation bilang resulta ng overfishing. Kaya naman napapanahon anya ang proyekto. Giit ng punong ehekutibo, panahon na para mag-invest sa aquaculture. Gaya anya ng pagpapalago ng fingerling sa Pangasinan. Giit pa niya, hindi na raw kasi napagtutuunan ng pansin ang aquaculture. Pero naniniwala ang Pangulo na malaking tulong ito at magiging malaki ang parte para sa food supply gayon din sa kita ng mga mangingisda. Ang FishCorp project ay 7 taong investment na susuporta sa implementasyon ng mga pagbabago sa sektor ng pangingisda sa Pilipinas. Kabilang na ang pagpapayabong sa fishery resources, gayon din ang pag-enhance sa mga piling fisheries management areas. Nakapailalim din dito ang pagtugon sa mahinang huli, high post-harvest losses at poverty incidence sa mga mangingisda. Tutugunan din ito ang pagbuo ng mga pasilidad para sa rehabilitasyon ng coastal at maritime habitats. Ang parte ng kabuuang budget ng proyekto ay manggagaling sa Official Development Assistance, DABFAR at mga pribadong sektor, kung saan tinatayang nasa mahigit 300,000 rehistradong mangingisda mula sa 24 na probinsya ang makikinabang. Welcome development naman ito para sa grupong pamalakaya at nagpapatunay na seryoso ang pamahalaan sa pagtugon hindi lamang sa problema ng agrikultura kundi pati na rin sa aquaculture. Pero dapat anilang maging epektibo ang pagpapatupad nito. Direktang tulungan yan yung mga cooperative organizations no? Na mag-ari ng aquaculture. Doon nila ipondo para ang community on, hindi individual, para mahiwatan natin yung pagpitid at pagsira dahil doon sa kompetensya. Dapat din anilang tugunan ang rehabilitasyon at pagtigil sa mangrove deforestation. Inaasahang nasa mahigit 26,000 na trabaho ang mabubuksan sa pagsisimula ng naturang proyekto. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.